mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po lahat. Good morning po sa inyong lahat. Kahapon ho kami ni Father June ay papunta sa isang misa sa may Pasay. Alam namin Biyernes, umulan pa, medyo matraffic. Kaya ang ginawa ho ng ating driver ay sa looban kami dumaan. Inaakala na mas maluwag. Abay nagulat ho kami, traffic pa rin. Ang bagal ng usad ng sasakyan. Habi ko, ano kaya ang meron? Baka nagkabanggaan. As usual, dahil ilang araw na lang, kaya ang ating mga kapitbahay ay nag-iikot ng tunay para humingi ng ating tiwala. Ha? Sa Lunes, alam ho natin, pipili tayo. Magdidesisyon tayo. Parang napakaganda naman ng ating pagdiriwang ngayong umaga. 2 bago dumating ang isang mahalagang pagpili at pagdidesisyon. Napakaganda ng ebanghelyo natin ngayon. Si Kristo ay pumili rin ang ating Panginoon bilang taong totoo. Naging taong totoo si Kristo. Siya ay kagaya nating nakaranas magdesisyon, pumili. At ano ang binibigay niyang halimbawa sa atin ngayon? Bago siya nagdesisyon kung sino sa mga alagad ang magiging 12, ano ang ginawa ng Panginoon? Nagdasal siya. Hinugot niya mula sa panalangin ang kanyang pagpili at pagdedesisyon. At hindi lang basta pagdarasal. Ano ang sabi ng Ebanghelyo? Magdamag. Hindi lang 5 minutes.
Dadaan ka lang, magkukrus ka lang, nagdasal ka na. Wow! Hindi lang 30 minutes. Hahanap ka ng ibang simbahan, ng ibang paring, 30 minutes lang magmisa. Hindi lang isang oras. Hindi lang once a week. Ang ibinigay ni Kristo sa pagdarasal, magdamag. Ganoon niya pinanghawakan ang kapangyarihan ng panalangin. Sa pagdarasal, alam natin, hindi lang tayo ang kumikilos. Sa pagdarasal, ang Espiritu Santo ang siyang kumikilos sa atin. Tinuturuan tayong makinig. Tinutulungan tayong magsalita. Kaya ito ang sana wag nating kalilimutan. Hindi ko alam kung ikaw ngayon ay nasa isang punto ng buhay na kailangan mong pumili. Na ikaw ay kailangan magdesisyon na. Hindi pwedeng lahat sa'yo. Hindi pwedeng lahat ikaw. Pumili ka. Huwag kang gaya-gaya lang. Hindi ko sino lang ang matunog. Hindi ko sino lang ang sikat. Hindi ko sino lang ang kilala mo. Hindi kung sino lang ang pinagkakautangan mo ng loob. Pumili ka. Magdesisyon ka. Huwag kang utu-uto. Huwag kang gaya-gaya. At hindi lang ito tungkol sa Lunes. Araw-araw, nagdidesisyon tayo. Pinapipili tayo ng Diyos. Ngayong araw na ito, anong pipiliin mo? Yang maling ginagawa? Yang masamang binabalak? Yang ginagaya mong masama? Magkaroon ka lang? Guminawa ka lang? Pumili ka? Magpapakawawa ka na naman? Magpapakauto-uto ka na naman? Pumili ka? Malulungkot ka lang? Maiinggit ka lang? Sa pagkapatuloy ng misa natin, mga kapatid, sa pagdarasal, ginagabayan tayo ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon, hindi mo alam lahat. Hindi mo kaya lahat. Kailangan mo siya. At huwag kang matakot. Pag ikaw man ay nagkamali sa iyong pinili, nagkamali sa iyong desisyon, basta matuto ka lang, pwede ka ulit magsimula. Nawa, sa pamamagitan ng halimbawa ng ating Panginoon, huwag nating kalilimutan ang pinakamahalagang paraan ay ang pagdarasal pa rin. More prayer, more power. Amen.